Good day, everyone. I am Sir Robby, and together we will learn the world of the future robotics. Did you know that here in Educational Technology Unit, robotics is a priority to make every Filipino learners and teachers competent and meet the demands of the future global scene? Wherein teachers, students, and parents who wanted to learn robotics is just a click away for free. Robotics is an interdisciplinary field which integrates computer science and engineering. It involves design, construction, operation, and use of robots to assist human activities. Are you ready for this transformation? Soon in ICTS Educational Technology Unit, come and join us and love the future para sa bata, para sa bayan, at para sa guro. Sulong Edukalidad. Magandang araw mga kaitulay, ako ang yung Tutor Mad. Handa na ba kayo sa kapanapanabik at kabang-abang na Itulay Summer Camp? Tara na at umpisa na natin! Mga guro at magulang, ating pagtulungan, kabataan ay turuan natin. Kahit na nasa tahanan, pag-aaral ay tutukan, oras at kasanayan ay ilaan. Sulong Edukalidad, bago man ang panahon, ipagpatuloy ating layunin, patatagin ang edukasyon. Itulay ang gabay sa pagkatuto, itulay edukasyon itatawid sa iyo, itulay paaralan di lalayo sa iyo, itulay sa makabagong panahon, itulay para sa kabataang Pilipino. Kayo ba'y may katanungan at hindi maunawaan? Kami ang gabay at tulay na magtuturo sa'yo. Sa tulong ng teknolohiya at maging ng social media, paaralan ay kusang lalapit sa'yo. Sulong Edukalidad, supuing maling impormasyon, katotohanan nating ituro, paunlarin ang edukasyon. Itulay ang gabay sa pagkatuto, itulay edukasyon itatawid sa iyo, itulay paaralan di lalayo sa iyo, itulay sa makabagong panahon, itulay para sa kabataang Pilipino. Itulay gabay sa pagkatuto, itulay edukasyon itatawid sa iyo, itulay paaralan di lalayo sa iyo, itulay sa makabagong panahon, itulay para sa kabataang Pilipino, itulay, itulay sa kabataang Pilipino, itulay, itulay sa kabataang kabataang Pilipino. Magandang araw mga bata! Hello, Itulay Campers!
Masayang kwentuhan ba ang hanap mo? Mga kwento na kapupulutan ng aral? Huwag mag-alala dahil narito na ang KKK! Kwento ko! Kwento mo! Kwento natin! Ayan, syempre pa, makakasama ninyo ang inyong mga kwentista. Ayan, kwentista Tutor Dada. Ayan, ang magdadala sa inyo sa iba't ibang mundo ng iba't ibang mga kwento. At syempre, nandito rin ang inyong kwentista Lin, ang linlinang sa inyong kakayahan at talento sa pagkukwento. Kaya naman, makisaya! Makikwentohan tayo para sa isang masaya at napakagandang kwento. Makinig at matuto! Ayan, dito lang yan sa Itlay Summer Camp. Ayan. Ayan, maraming salamat sa ating mga tagapanood ngayong araw, Tutor Dada, no? Dahil ang araw na ito ay napaka-espesyal para sa atin. Ang ating kwento ay napakaganda at tiyak na magbibigay sa atin ng inspirasyon, lalo na sa ating mga kabataan, hindi lamang sa ating mga kabataan, kundi sa ating lahat. Yes, ayan, syempre pa, Tutor Dada, batiin muna natin yung ating mga tagapanood ngayong araw. Yes naman, ayan, yung mga buhay na mga batang laging sumusubaybay sa atin. Ayan, kahit nagugutom na, ayan, sabi ko nga nung nakaraan, sa oras na to, maaari nyo sabayan habang kami ay nagkakwento, maaari nyo sabayan ng pagkain. Ayan, ayan po, mga... Ayan, yung ating mga campers ay bumabati na. Ayan, from Liliw, Laguna, nakita ko si Olive Codera. Ayan, sino pa'y nakikita mo dyan, Tutor Lin? Siyempre, nandito rin ang taga Cagayan Region 2, sina Joshua. Ganyan din, o, narito rin si Akisha, si Alcri, si Regina. Ayan, at si Sir RJ, Maya Payabak po. Ayan, si Sir Agil, good morning po sa inyo. Hello, hello po. Ayan, ayan. Ang dami nang nanonood sa atin ngayong araw. At sabi ni Lian, kumain na daw siya. Ayan, at sigurado talagang aabangan nila yung araw na ito para sa ating itulay. Maraming salamat din po sa mga taga Quezon City, sina Ma'am Iros. Ayan, sina Gabriel Gallagher, ang ating mga suki nandito rin. Ayan, yung mga suki talaga. Active, kahit saan yan. Ayan, tama, Tutor Dada. Siyempre, papag na natin patagalin, Tutor Dada, siguradong ang ating mga kaitulay, mga batang itulay ay handang-handa na at excited na rin ngayong araw, no? Tutor Dada, kaya naman... Puntahan na natin o wag natin palampasin ang pagkakataon na ito para ipakilala ang ating mga batang KKK. Sila ang mga kwentistang kay Husay. At kay Galing-Galing. Ayan, sila yung mga bata na tumugon sa ating mga takdang aralin, yung mga ipinagawa natin. Ano kasi ipinagawa natin, Tutor Dada? Ayan, saan nila ihahalintulad ang isang frontliner? Saan bagay kaya nila inihalintulad ang isang frontliner? Ayan, napaka-creative ng mga batang ito. Ayan, tingnan oo, natin, tama, Tutor. Tama, Tutor Dada. Tingnan natin dito. Sabi ni Joshua Fashion ng grade 7 from Laloyan National High School sa Cagayan Region, sabi niya, ipinahalintulad niya sa isang superhero. Nakita mo ba, Tutor Dada? Ang galing-galing niyang gumuhit. Great job, Joshua! Ang laban ng slogan or poster making. Ayan, ang galing. Tama. Okay, ikalawa na dito ay Tutor? Ayan, meron tayo. Andiyan si Hans Ezekiel C-Extra at ang kanyang sinabi din na ang frontliner sa kanya ay isa ding superheroes. Ayan, mahilig sila sa superheroes, ano? Oo, tama, Tutor Dada. Hindi lamang isa, dalawa pa, tatlo, di ba? Yes. At ikatlo natin ay si Erin Miranda, kagaya daw ng isang superhero ang TV o radio. Ayan, laging nandyan at handang tumulong. Ayan, tama nga great naman, job, Erin!
At nandiyan naman si Gallagher M. Aguila. At para sa kanya, ito daw ay shield. Ayan. Shield na laging pumoprotekta sa atin. Very good. Good yes. job, Gallagher. Okay, susunod naman ay si Kurt, Ivan, Javier, Adriano, great job. Isa ring pananggalang. Very good. Yes. Susunod si Ayan. Susunod naman natin ay si Gabriel Allen L. Escobedo. At para sa kanya, ito ang mga frontliner ay isa ding superhero. Yes. Yes. Meron silang sandata. Oh, no, nagagamit. Yes. Ayan. Very good. Susunod si Al Chris J. Adriano from Hagonoy West, Bulacan. Isa ring shield ang kanyang idinoming isang mandirigma. Ah, totoo nga naman, no? Mayahalin tulad niya sa mandirigma ang mga frontliners. Very good. Very good. Ayan, kay Pia Joyce Agiflor naman from Mahada Out Elementary School, Calamba, Laguna. Ayan, ang para sa kanya ang frontliners, ayan, may nakita ako diyang injection. Ayan. Yes, sabi niya pinoprotektahan niya kasi yung mga tao katulad ng isang frontliner. Very good. Great job, Pia Joyce. And ayan, sino pa? Susunod si Sofia Jody S. Aguirre ng San Juan West Central School. Ayan. Sabi niya, natutuhan niya sa kwento na sa pamagitan ng mga frontliners, natutulungan niya ang mga tao na haharapin ang lahat ng mga pagsubok. Ayan, very good. Ayan. Sofia Jody S. Aguirre. And meron naman tayo dyan si Princess Jamela Niega at para sa kanya ang frontliners ay ilaw na nabibigay liwanag at tanglaw sa atin. Ayan. Tama. Ngayong panahon ng pandemya. Oo, okay. Tama naman, no? Very good. Ang susunod natin ay si Aliana Mayti Villanueva ng Amadeo Elementary School. Very good. Sabi niya, face mask, inihahalin tulad niya dahil ito ay pumoprotekta sa atin. Yes, ayan, tama nga naman. At ang susunod, tutor dada, ay si? Ayan, si Gail L. Galliardo. Ayan, mga disinfecting, ayan. And face mask din, tulad ng kay yung kanina. Yes. Ayan, very good. At ating huli ay si Jersey Genesis Fernandez Andy. Inihalin tulad niya sa isang uniforme. Ayan. Napakahuhusay naman ang ating mga bata, no? At nandito rin pa si Heart. Yes. Ayan, umahabol si Heart. Ayan, inihalin tulad ko po ang ating mga frontliners sa sabon at alcohol. Yes naman. For safety daw. Okay. Yes. Okay. Ayan, congratulations sa ating mga batang KKK. Yes, virtual clap naman para sa ating mga batang KKK na patuloy na sumusubaybay at nakikipag kooperasyon sa atin. Yung participation nila ay napakalaking nakapagbibigay sa atin ng tuwa dahil alam natin na sila ay natututo, no? Ayan, yes. Tutor Dada, alam ko na kayo ay ready na, campers. Ayan. Handa ka na ba? Mm-hmm. Yes naman, ayan. Tutor Dada. Sige, ipusuan na at ating live na to. At syempre, wag kakalimutang i-share para marami tayong maabot na mga batang gustong makinig ng ating mga kwento at matuto. Diba, Tutor Lynn? Yes naman, Tutor Dada. At Tutor Dada, alam ko na sila ay sabik na sa ating kwento ngayong araw. Pero syempre, bago yon, Tutor Dada, punta muna tayo sa talasalitaan. Mm-hmm. Yes, Tutor Dada, ito kasi ay tutulong sa atin upang higit natin na maunawaan yung kwento natin mamaya. Mga salita na maaaring makasagabal sa pagkatuto natin. Kaya alamin natin ang ilang mga salitang ito, Tutor Dada. Ang unang salita ay salitang valedictorian. Ayan. Narinig niyo na ba yan? Narinig niyo ba ang ibig sabihin ng valedictorian? Kapag sinabi natin valedictorian, ito yung mga estudyante sa elementarya o sekundarya. Siya yung may pinakamataas na marka o karangalan na natamo sa klase. Ayan. Yes, tama. Tutor Dada. At ang susunod natin ay ang salitang cum laude. Ano bang ibig sabihin ng cum laude? Okay. Ang cum laude ay parang ganun din sa ating
valedictorian. Pero ito ay ang mga estudyante na nasa kolehiyo. Ayan, nagkamit din siya ng pinakamataas na marka o karangalan sa klase. Yes, at ang pinakahuli ay ang master teacher. Sa maikling salita, Tutor Dada, ano bang ibig sabihin ng master teacher? Ayan, so pag sinabi kasi nating master teacher, siya yung leader. Siya yung tumutulong sa mga pangkat ng mga guro upang maging mahusay ang pagtuturo ng mga guro. Ayan, sa pamagitan ng may layunin na pagbabahagi. Ayan, sabi nga ng mabisang kasanayan, peer coaching. Ayan, at paglikha na isang pagtutulungan, nagtutulungan na kultura ng pag-aaral na nagpapahusay sa kakayahan sa pagtuturo. So parang yes, coaching ang nangyayari na lang. Tama, yan, Tutor Dada. So yan ay ilan lamang sa mga salita na ating matututuhan mamaya at makikita sa ating kwento. Kaya tandaan nyo mga bata, ha? Okay, yan. Kaya Tutor Dada, handa ka na ba? Sino ba yung magkukwento natin ngayong araw? Yes, handang-handa na ako at excited na ako dahil nung nakaraang linggo ako ang nagkuwento. Kaya ngayon, ang magkukwento para sa atin ngayong araw na ito ay walang iba kundi si Tutor Lynn or si Kwentista Lynn. At alam ko, excited na si Kwentista Lynn. Yes, excited na ako mga bata, mga magulang at mga guro na nanonood na sa ngayon, no? So alam ko na higit na magbibigay ng inspirasyon sa atin ang napakagandang kwento natin ngayong araw. Kaya handa na ba kayo? Ayan, pakinggan natin ang kwento ni Kwentista Lynn. Mga bata, ang kwentong ito ay kwento sa totoong buhay ng isang tao na magbibigay ng inspirasyon sa ating lahat. Kaya makinig mabuti, matuto, at maging inspired sa ating maririnig ngayong araw. Tutor Dada, ready na tayo? Ayan, tignan natin yung ating... Yan, habang hinahanda natin yung ating kwento, alam nyo ba na ang kwentong ito mga bata ay kwento ng isang tao na magbibigay sa atin ng inspirasyon. Kaya pakinggan natin ito mga bata sapagkat alam ko na ito ay magiging inspirasyon ninyo upang matupad ang inyong mga pangarap sa buhay. Isang tao na ngayon ay nasa larangan ng edukasyon. Okay. Handa na ba tayo? Ayan, habang inahanda natin, batiin natin ang ating mga tagapanood. Siyempre, nandiyan si na Princess Lion De Vera, nandiyan si Aliana Mel Villanueva, nandiyan si Princess Lian De Vera, Iroh, si Heart Eduarte. Ayan, maraming salamat po sa inyong panonood. Ayan. Okay, siguro tingnan natin dito, no, kung mai-play natin yung video natin. Sige. Tutor Dada, siguro ako na lang, no, po. Ayan. Ayan. So, mga bata, ang kwento natin ngayong araw, siyempre, nagpapasalamat tayo sa ating... Ayan, nasaan na? Ito. Shares. Ayan. Okay. Nagpapasalamat po kami sa Department of Education Region 3 sa Curriculum and Learning Management Division, Learning Resource Management and Development Center, City of San Fernando. Nagpapasalamat po kami sa napakagandang kwento na inihanda para sa atin ni Ma'am Cherilyn G. Guerra at ganun din po sa taga-guhit na si Ma'am Mary Ann D. Espino at taga-layout na si Ma'am Lea Fed J. Betchaida. Ayan, ang kwento natin ngayong araw ay pinamagatang ay Butas ang Tsinelas ni Boy. Ayan,
Abangan natin ang kwento, mga bata. Sigurado ako na kayo ay masisiyahan. Ang apat sa anim na magkakapatid si Boy. Isa siyang masipag at upang tulungan ang kanyang nanay Preffy na magtinda sa palengke. Sa kabila ng kahirapan, ay nagsumikap pa rin siya sa pag-aaral. Isang araw ay masayang umuwi si Boy. Nanay, malapit na po ang aming pagtatapos. Sabi po ni teacher ay valedictorian daw po ako. Masayang pagbabalita ni Boy. Talaga ba anak? Napakahusay mo talaga. Wika ng kanyang ina. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, ay namatay ang kanyang ama. Dahil dito, tumulong siya sa tindahan ni Aling Gloria upang maipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa sekundarya. Sa pagpasok sa paaralan, naglalakad na lamang si Boy upang makatipid. Butas na pares ng tsinelas ang tanging sapin ng kanyang mga paa. Kahit butas na ang tsinelas ko, hindi dapat akong mawala ng pag-asa. Kapag nakatapos na ako, makabibili ako ng maraming sapatos at tsinelas. Ang wika ni Boy sa kanyang sarili. Naging masipag at matyaga si Boy sa kanyang pag-aaral sa pagnanais na makatapos. At hindi naman siya nabigo. Nagtapos siya bilang cum laude sa kolehiyo. Siya ang pinakamasayang tao nung araw na iyon. Hindi nagtagal ay isa na siyang ganap na guro at nagsimulang magturo sa paaralang elementarya ng patubig. Mula pa rin sa kanyang pagsusumikap, na-promote bilang master teacher at sa kalaunan ay naging principal. Katulad ng ipinangako niya sa kanyang sarili noon, nabibili na niya ang magagandang sapatos at tsinelas na gusto niya. Kung dati ay isang pares ng butas na tsinelas ang mayroon siya, ngayon ay ito na si Boy. Isang matagumpay, hinahangaan at iginagalang na Ginoong Ronaldo, Sir Ronnie A. Bonifacio na siya ngayon. Isa na siyang matagumpay at hinahanga ang leader ng paaralan. Ang mga sapatos at tsinelas na mayroon siya ngayon ay hindi para ipagyabang. Nais niya itong magsilbing inspirasyon sa iba pang kabataan at patunayan na hindi hadlang ang kahirapan sa pagkakamit ng tagumpay. Isang napakaganda at nagbibigay inspirasyong kwento, ang kwentong ay Butas ang Tsinelas ni Boy. Ayan mga bata, napakaganda ng kwento na ating binasa ngayong araw. Sana ay naging inspirasyon sa inyo ang kwentong ito. At alam niyo ba mga bata na ang katauhan ni Boy sa kwentong ito ay makakasama natin ngayong araw? Dahil narito ngayong araw sa atin at makakasama natin sa ating KKK ang nag-iisang Boy sa kwentong ay Butas ang Tsinelas ni Boy. Walang iba kundi si Sir Ronaldo A. Bonifacio o kilala bilang Sir Ronnie, isang Principal 3 sa Prenza Elementary School, SDO,
Bulacan. Ayan. Pasalubungan po natin ng palakpakan virtual club para kay Sir Ronnie o si Boy sa kwento. Ay, butas ang chinelas ni Boy. Chinelas. Hello ni po, Boy. Sir Ronnie. Ayan pala. Hello, sir. Magandang umaga po sa inyo. Binabati po kayo ng ating mga viewers. Ayan. Magandang umaga po sa inyo, Sir Ronnie. Isang karangalan po na makasama po namin kayo ngayong araw. Maaari po kayong bumati, sir. Karangalan. Magandang umaga po sa lahat ng mga nanonood, nakikinig sa programang ito at nakatunghay sa istorya ng aking buhay. Bahagi lamang ito ng aking mga napagdaanan para marating ang tagumpay. Ayan. Alam nyo ba mga bata, si Sir Ronnie ang tinutukoy natin na boy sa kwento. Di ba nakaka-inspired, Tutor Dada? Yes, nakakahanga talaga yung kwento ni Sir Ronnie na talaga namang magiging or tutularan ito ng ating mga manonood. Di ba mga bata? Ayan. Yes, Nat. Sir, si Boy po ay tunay nakahanga-hanga sa kwento, Sir Ronnie. Alam ko po na maraming mga bata sa ngayon ang nanonood sa atin. Hindi lang po mga bata, may mga guro, mga magulang, mga yes, mag-aaral po na nanonood sa atin ngayon. Na tunay po na kami po ay na-inspired, sila ay na-inspired sa kwento ninyo. Diba, Tutor Dada? Mayroon ka bang tanong para kay Sir Ronnie, Tutor Dada? Yes po, ayan. Yan, Sir Ronnie. Tunay po kayo na kahanga-hanga po talaga. Ayan po, maaari po ba namin malaman kung sino o ano ang naging inspirasyon ninyo upang makapagtapos ng pag-aaral sa kabila ng hirap na buhay na inyong dinanas? Yes, okay. Ang tunay na inspirasyon ng lahat po ng aking ginawang pagpapakasakit, pagkasakripisyo para makamit ang tagumpay ay ang aking dakilang ina na siyang tumayong ina at ama simula nang pumanaw ang aming ama sa murang edad pa lamang naming mga magkakapatid. Kinaguyod niya ang aming pag-aaral sa lahat ng kahirapang dinanas niya, kaya napilitan akong tumulong sa paraang alam ko upang matupad ang aking pangarap at makapagbigay ginhawa sa buhay na nahihirapan siya noong panahong kami ay kinataguyod niya sa kanyang pag-aaral. Shout out para kay Nanay Presi Bonifacio. Hello po, Nanay. Hello, maraming po, salamat Nanay po sa pagtataguyod at pagkakaroon ng isang Sir Ronnie. Yes. Ayan. Alam niyo po ba, Sir Ronnie? Talaga. Yes, sobra. Alam niyo po ba, Sir Ronnie, na napakarami niyo pong fans ngayon? Opo, sabi po nila, salamat po. At sabi pa nga po ni Ma'am Alessandra Saklamitaw, sabi niya, patunay po na ang pagsusumikap at pag-aaral ng mabuti ay makakamit ang pangarap. Gaganda rin po ang buhay. Salamat po, Sir Ronaldo. Salamat din, Alessandra. Yes. Yun naman talaga ang susi, Tutor Lynn, di ba? Kapag may tiyaga, mm-hmm, sabi nga may nilaga. Yes, tama ka, Tutor Dada. At Sir Ronnie, sabi pa nga po nila, nakaka-inspire po kayo. Ayan, Sir Ronnie, marami po ang na-touch at natuto sa inyo pong kwento. Sir Ronnie, ano po ang maibabahagi natin sa ating mga tagapakinig, lalo na po sa mga estudyante, sa mga kabataan na narito ngayon at nanonood po at nakikinig po sa inyo? Nais ko lamang iparating sa mga tagapanood natin, lalong-lalo na sa mga kabataan ngayon, bagamat hindi na nararanasan ng iba ang ganitong klase ng hirap na kamukha ng mga pinagdaanan, sa panahon namin na kailangan talagang gawin ang lahat ng makakaya para makatapos ng pag-aaral at makatulong sa ating mga magulang sa mga nagpa-aaral sa atin, ay tatanaw tayo ng utang na loob sa lahat ng mga nakatutulong sa atin. At kahit na naabot na natin ang pinakamataas na bituin sa langit, manatiling yes, nakasayad ang ating mga paa sa lupa kahit hindi nagamit ang tsinelas na butas, kahit na sapatos na maganda na, kahit na tsinelas na magara na ang ginagamit ngayon, manatili pa rin tayong nakatuntong at nakasayad ang mga paa sa lupa. Yun ang tunay na tagumpay.
Na-touch po ako si Ronnie. Medyo naluluha po ako sa inyo. Yes. Mababa lang po talaga yung luha ko. Opo, at totoo naman po stay yung humble, sabi nga. Yes, tunay na. Kahit ano man yung narating sa buhay. Ahanga po kayo si Ronnie. Mm-hmm. Saludo po kami sa inyong narating. Saludo po kami sa inyong mga pinagdaanan na sa kabila po ng kahirapan, na pagtagumpayan, na nalagpasan po ang lahat ng mga pagsubok hanggang sa marating po ninyo kung nasaan kayo ngayon. Isang kahanga-hanga, isang masipag na Principal 3 ng Prenza Elementary School. Alam ko pong kayo ay ipinagmamalaki ng inyong mga guro at ng inyong mga kasamahan at ng inyong mga ka-division at ng buong Department of Education. Maraming maraming salamat po sa inyo. Ngayon din ang kanyang kapamilya, Tutor Lynn. Andito rin pala. Siyempre, oo. Andiyan yung sister niya. Hello po. Ay, wow. Hello ayan, po. Nakita ko yung sister po. Niya. Proud sister mm-hmm. here. Ayan, si Ma'am Chi Bonifacio. Ayan, pinagmamalaki ayan. Po kayo yung buong Bonifacio team. Ayan. Yes, at ipinagmamalaki din po namin siya dito sa KKK, sa DepEd Ituloy. Yes. Maraming salamat po sa inspirasyon na ibinigay niyo po sa amin at sa mga bata, sa mga magulang at sa mga manonood natin ngayong araw. Ayan, alam mo ba, Tutor Dada at mga bata, si Sir Ronnie ay isang tagapagsanay din ng mga mag-aaral noon sa pagbigkas ng tula, yes, sa talumpati, sa deklamasyon, sa pagkukwento. Ayan, makakakuha pala tayo ng kay Sir Ronnie tungkol sa pagkukwento, gayon din sa sabayang pagbigkas. Last na lang po, Sir Ronnie, ano po ba yung tips na maibibigay niyo sa amin at sa mga inspiring storyteller natin? Na yes, yung mga batang kwentista, ayan, yung mga batang kwentista soon, ayan. Sa ating mga batang kwentista ngayon, ipagpatuloy nyo lamang ang pagbabasa ng maraming iba't ibang uri ng panitikang mayroon tayo, lalo na ang mga kwentong ito. At kapag ka ito ay ipinakiusap sa atin na ating ibahagi, gamitin lamang natin ang ating puso bukod sa ating mga mata sa pagkukwento upang makarating ang gusto nating iparating sa lahat ng ating mga tagapakinig o tagapanood upang ito ay hindi lamang nila masaisip, maisa puso, kung hindi maisa buhay talaga. Kamukha ng ginawa namin sa aming dakilang paaralan, ang Patubig Elementary School, na siyang pinanggalingan ng mga manunulat ng kwentong ito na aking naging mga estudyante at naging guro sa Patubig Elementary School. 10 ng mga kasamahan nila dito sa paaralan ito na siyang itinuturing naming dakilang paaralan, ang Patubig Elementary School. At 10 na mga paaralang kasama dito sa Marilao North District, kasama na ang aking kasalukuyang pinamamahalaan, ang Prenza Elementary School. Ganyan din ang Heritage Homes Elementary School at ang Santa Rosa Dos Elementary School na siyang aking napamunuan noong mga nakakaraang mga panahon. Yes, maraming salamat po, Sir Ronnie. Isang karangalan po na si Boy sa aming kwento ngayong araw ay narito sa aming harapan. Kayo po ay tunay na nagbigay ng inspirasyon sa amin. Alam ko po medyo nag-overtime po tayo pero alam ko pong sulit naman po ang ating natutuwa ang ating mga viewers. Yes, at marami pong mga viewers ang natutuwa sa atin ngayong araw. Kaya Tutor Dada, may gusto po kayong sabihin? Ayan, so maraming salamat po, Sir Ronaldo Bonifacio. Ayan, may gusto mo ba kayong shout out? Ayan, syempre, ano natin to? Shout out sa buong SDO Bulacan sa pangunguna ng aming Schools Division Superintendent, Dr. Zenia G. Mostoles, ang dalawang ASDS, Madam Rowena Quiambao, Dr. Cecilia Valderrama, ang aming PSDS, Dr. John R.C. David, at ang lahat ng bumubuo sa Marilao North District na making notable difference through malasakit at natatanging dedikasyon. At sa Team Bonnie, na aking mga pinagdadalian ng inspirasyon, Team Bonnie, at ang super friends ko, at ang Saturday Club, at ang lahat ng kapamilya at kapuso ng inyong lingkod. Ayan, maraming salamat po, Sir Bonnie. Maraming salamat po. Muli po, isang karangalan na kayo po ay aming makasama. Ayan, palakpakan mo na po natin si Sir Ronnie. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon, ayan, mga bata, alam kong kayo ay na-inspired, pero syempre, nais ko na balikan natin. Naaalala nyo pa ba yung ating kwento na binasa? Bibilisan na lang natin ito dahil tayo ay nasa... Yes.
Kwentanong na! Natatandaan mo ba? Yes! Okay, para sa ating unang tanong, kwentista Dada. Ayan, bilisan na natin. Una, anong katangian meron si Boy? Mm-hmm. Tingnan natin kung ano nga ba ang katangian. Si yes, tama. Isa siyang masipag at matalinong bata. Nakilala natin si Boy kanina. Isa siyang tunay na masipag at matalino. Haragdagan pa ang pagiging matyaga niya. Ayan, para sa ikalawang tanong. Okay, so susunod, ikalaw. Ano ba ang ginagawa ni Boy upang makatipid sa pagpasok sa paaralan? Aba, nabanggit yan ni Boy ano kanina, no? Ni Sir, ito ay ang paglalakad niya upang makatipid sa pagpasok sa paaralan. Kayo, kaya niyo ba na gawin ito? Mm-hmm, alam kong kaya niyo rin. Okay, ikatlo. Yes, and ikatlo. Sa kabila ng kahirapan, sa buhay naging matagumpay ba si Boy? Ayan, nakita naman natin, no, Tutor Dada? At nakita natin ang isang magandang halimbawa ni Boy kanina. Naging masipag at matyaga si Boy sa kanyang pag-aaral, kaya naman? Opo, naging matagumpay siya, hindi siya nabigo. Nagtapos siya bilang cum laude sa kuleyo at naging ganap na guro hanggang siya ay na-promote bilang isang master teacher at ngayon ay isang hinahangaan at napakasipag na principal 3. Ayan. Ayan, Tutor Dada. Marami tayong napulot na aral, hindi ba? Mm-hmm. Mm-hmm. At nasabi na rin niya ni Sir Ronnie kanina, no? Ayan, oo. So una, ano ba yung una natin? Ayan. Una, pagiging masipag at matyaga. Nakita natin yan sa kwento, mga bata. At pagtulong sa mga magulang. Nakita natin na para makapag-aral siya, tumutulong siya sa pagtitinda, di ba? Okay, susunod, pagiging kontento at hindi mareklamo. Kahit butas yung kanyang tsinelas, okay, tuloy pa rin ang kanyang paglaka, di ba? Tama, kahit anong kahirapan ang nararanasan niya, hindi siya nagreklamo. At susunod, at dahil nga di siya nagreklamo, dahil gusto niya nga, ano yun, Chitalin? Ayan, meron siya kasing pangarap sa buhay. Kaya alam ko na tayong lahat ay may pangarap sa buhay. Katulad ni Boy kanina, ni Sir Ronnie, tandaan natin mga bata, ang kahirapan sa buhay at mga pagsubok ay hindi hadlang sa pagkakamit ng tagumpay sa buhay ng isang tao. Isang magandang halimbawa ang ipinakita sa kwento ni Boy, kung saan nilagpasan niya ang lahat ng pagsubok sa kabila ng kahirapan sa buhay. Kaya mga bata, tayo ay maging matyaga upang pangarap natin sa buhay ay ating makamit. Makamtan. Okay. Yes. Tama, Tutor Dada. At ngayon, dahil dyan, meron kayong karagdagang gawain. So may papagawa kami ni Tutor Lynn. Gumawa o lumikha ng isang bagay na nagmula sa isang sirang tsinelas. Kuhanan ninyo ang larawan at i-post sa ating official Facebook page. Ayan ang ating official Facebook page. Ayan, nandyan sa feature na yan. Ayan, kwento ko, kwento mo, kwento natin. Yes, bakit nga ba sirang chinelas, Tutor Dada? Kasi tumatak sa atin yung sirang chinelas sa kwento, no? Mm-hmm. Na sa kabila na meron sirang chinelas yung ginagamit niya para sa kanyang mga paa, yun ang nagsilbing inspirasyon sa kanya rin para magpatuloy at maghangad na maging maganda ang kanyang buhay pagdating ng araw. Kaya mga bata, ano-ano nga ba ang ilan sa mga bagay na maaari nating gawin mula sa isang sirang tsinelas? Alam mo ba, Tutor Dada, na noon ang isang sirang tsinelas ginugupit ko pagkatapos ginagawa kong eraser? Wow! Oo, Tutor Dada, ginawa ko yun. O ikaw, Tutor Dada, ano pa ba yung mga maaari mong gawin buhat sa isang sirang tsinelas? Alam mo, bilang isang teacher, ginawa ko na rin yan, yung goma. Ginawa kong shape-shape. Ayan, wow! Sa teacher, di ba? Kinakailangan creative tayo. Ay, tama, creative. Yes, maganda yan. At kaya din gawin yan. Ayan, may nakikita na akong mga suggestion nila. At
i-pass nyo na lang yan sa amin. Tama, Asang, napakagandang kaya ikaw na ba ang susunod na batang kwentista? Ayan, so gagaid namin kayo kung sino man ang nagnanais na maging batang kwentista. Andito kami para gumabay sa inyo. Ang gagawin nyo lamang ay isend ito sa aming Facebook page na ipinakita kanina. Okay? Yes, yan. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat na nanood, sumubaybay at nakiisa nag-participate sa ating episode ngayong hapon. Ganyan din po muli, maraming maraming salamat po kay Sir Ronnie sa kanyang pagpapaunlak sa atin upang maging inspirasyon ng ating mga tagapakinig at tagapanood ngayong araw. Ayan, may sasabihin ka, Tutor Dada? Ayan, so, nag-overtime tayo. Madali yan talaga. Maraming salamat po sa ating director na nagtsatsaga, na nakaantabay sa atin. Alam ko, gutom na tayo, pero ayan, thank you po sa pagtsatsaga. Okay. Yes po. So, happy lunch po. At hanggang sa muli po, maraming salamat po. Magkita-kita muli tayo sa Thursday, ayan, 11:30 to 12 p.m. Friday! Happy learning yes. Sa ating lahat! Maraming salamat po! Hanggang sa muli! Nag-enjoy ka ba at maraming nagsimuhan dito sa ating Itulay Summer Camp? Kung opo, i-share na yan gamit ang hashtag Itulay ASEAN. Ay, nakamute ako! No? Nakamute ako!